Hi, Sarah. Hello, hello. How are you? Good, good, good. Nice to see you back here. Medyo busy lang. Thank you. Namiss ka namin. Oo nga eh. Sabi mo busy ka, Doc? Yeah. Oh, yeah. Usual, di ba? Ano ba yung mga usual cases na inaasikaso niyo, Doc, sa clinic niyo? Variety of cases, no? Mm-hmm. But yung practice ko kasi, as a psychiatrist, hindi lang medications. Uh-huh. So you also do therapy. Okay. So I can only see so many patients all at once. Uh-huh. So ngayon kasi parang may trend, no? Uh-huh. Dati, statistically, karamihan ng dinadala sa psychiatrist, mga schizophrenics. Mm-hmm. Mga, multiple personalities. They're not necessarily called multiple personality. They're called yung mga wala sa sarili. Uh-huh. No? Hindi nila alam kung ano yung totoo sa hindi totoo. Uh-huh. So, majority sa mga pasyente nito, gumagaling pag binibigyan mo ng gamot. Yung medicine. No? Dependent pero once sila out na sila dun sa medicine, babalik na naman malaki sila. Malaki yung likelihood bumalik yung sakit because it's very medical. Pero Doc, I've always wondered kasi, paano ka makipag, what you call this, makipag-usap sa taong may bipolar. Okay. I'm sure you've handled several cases with people with bipolar. I think now, yun nga yung napapansin namin na bago, no? Uh-huh. Dahil nga sa ganda ng gamot ng sa schizophrenia, mm-hmm. no? Ang mas madalas na naming mas makikita sa clinics yung mga bipolar or yung mm-hmm. mga depressed patients, mm-hmm. no? Uh-huh. May mga studies na rin nagsasabi yung karamihan din sa mga depressed, no? Hindi rin nila masabi, pero baka later o nagde-develop sila ng bipolar disorder, pero hindi pa nila sure. No? But in your own terms po, Doc, ano po ba talaga yung meaning ng bipolar? Ang bipolar kasi, extremes of mood yan. No? Pag tinabi happy natin depression, one side lang, unipolar, no? Okay. Mood disorder. Ibig sabihin, one aspect lang ng mood ang sakit mo. Pag bi. Lungkot lang. Pag bipolar, dalawa extreme. So, nakaka-experience ka ng happiness. Lungkot na sakit. No? Kasi we have to understand, lahat tayo nalulungkot. Yes. No? Pero yung lungkot na to, sakit. No? Kasi mm-hmm. hindi ka na nakaka-function. Mm-hmm. And the other side of it is yung the extreme of the pole, which is manic, no? Mm-hmm. Yung manic, ano bang, paano ba nating best i-describe doon? Masyado silang maligalig, no? Mm-hmm. So either sobrang saya nila, sobrang irritable or yabang nila, mm-hmm. no? So, isa sa mga beliefs nila noon sa historically, no? Sabi nila sometimes daw pag nakakausap ang si Lord, ganyan, mm-hmm. yung ganyan, hallucinations, yung mga, no? May mga hallucination sila. Actually, hindi eh. Parang feeling nila, nakakausap nila ang Diyos. Uh-huh. No? So, yung mga saints daw, most likely, mga bipolar sila. Ang most kilalang kilala dyan sa mga saints natin, di ba sinasabi nila, si Saint Francis. Kasi, binigay niya lahat ng kayamanan niya. No? So, that's very typical of a bipolar patient. No? Kanausap nila si Jesus Christ, no? Or the Lord. Tapos, pinamimigay nila lahat ng mga bagay nila. In modern times, no, sa ngayon, mga nakikita natin, hindi naman ganon. Mm-hmm. No? Minsan, feeling nila they get messages, no, from spiritual messages. No? Kaya, ano din ang simbahan dyan, eh, no? Kina-confirm nila kung genuine ba talaga itong mga messages na to. Mm-hmm. No? So, may mga psychiatrists na kinukuha to confirm these things. No? Mm-hmm. So, sa bipolar disorder, isa yan sa mga simptomas. Kung hindi man nakakausap, sobrang yabang nila. Mm-mm. Feeling nila, kilala nila yung presidente. Kilala nila. At the same time, sobrang hyper nila. No? Yeah, hindi sila nakakatulog. Hindi nila kailangan matulog because they're so hyper. They have so much energy. Mm-hmm. Sobrang dal-dal din nila. No? Mm-hmm. Dal-dal more than usual. Ibig sabihin, mm-hmm. pag kilala mo hindi siya na hindi naman siya madal-dal. Ugali. Parang mag-iiba. No? Biglang mm-hmm. madal-dal na lang siya. Tapos yung iba, sobrang galante, no? Bilin ng bilin ng mga bagay, pinamimigay din siya, no? Na hindi naman normal, hindi rin practical, no? Mm-hmm. So magagastos yung mga ito. In your experience, Doc, ano yung pinakamaraming age group na nakaka-experience ng bipolar? Okay. Sa ano natin, no? Sa general statistics, and of course, uh-huh. in practice, uh-huh. nasa ano siya, adulthood, no? So, middle, so mga 20s, late 20s, okay. early 30s, no? Sometimes, hindi kasi
the problem kasi rin sa ano natin sa current system natin, no? Uh-huh. Hindi lahat nadadiagnose maaga. Yes. So mahirap rin sabihin kung ano yung pinaka karamihan ng populasyon. But they can be very young also, no? Uh-huh. So children can also present with bipolar disorder. Can it be genetics or environment? Okay, that's a good question, no? Like any mental disorder, majority of this has genetic factors, mm-hmm. no? Pero hindi naman, kasi ngayon pag tinignan mo na ang sakit, hindi lang genetics yan. Eh. Uh-huh. No? Multifactorial. There's, yeah, multifactorial siya. Doc, how can one discern that, mm-hmm. I mean, say for example, how can a normal individual discern that parang she or he is predisposed to have this disorder? Okay. Yung predisposition kasi, the best way to find out is family history, no? Okay. So malaman mo may mga kamag-anak ba kayo na ganito. Ang usual interview namin when we talk to patients, may mga kamag-anak ba kayo na nagkaroon ng sakit sa isip, no? Mm-hmm. So, di-define mo and you try to elicit as much information or sa detalye kung ano yung sakit na yun. So, even if ano po, kumbaga may ibang trigger tapos negative yung family, negative sa family history. Okay, chances are kasi meron sa family history. Oh, yan ay yung big debate nila, no, na parang meron ba talagang genetic predisposition? Pero nakita nila sa mga studies meron, no? Yeah. The only thing is parang high blood pressure, marami nagsasabi na wala naman sa ano ko, wala naman sa lahi namin yung may high blood, no? Pwedeng siya yung nag-start. Pero meron kasi lumalabas, no? Hindi mo kasi pwedeng sabihin na, ay hindi, malakas lang siya kumain ng matataba at maalat, no? It eventually pushes it, no? Pagka inabuso mo yung katawan mo. Mm-hmm. No? Nakita na rin natin yan in certain cases na sometimes the social factors or the cultural factors persists, yun yung nagiging mas matimbang, mm-hmm. no, na nagko-cause ng sakit ng isang pasyente o isang tao. Doc, sino ba yung kadalasan na nadadiagnose itong bipolar disorder? Mm-hmm. Mga kababaihan ba o mga kalalakihan? Mga kababaihan o lalaki? Okay. Gender. In bipolar disorder, it can be both, no? Mm-hmm. Hindi katulad kasi ng depression na mas matimbang sa babae kumpara sa lalaki. Sa ngayon, sa mga nakita nila mga studies, nakikita nila na mas nagpapantay na ang lalaki at babae. Before, initially, they thought it was women. Yeah. Pero kasi, come to think of it, Doc, di ba kasi yung mga men, mostly hindi sila expressive. Yeah. Ang tago nila yung emotions nila. In the end, dun sila... I think more than anything also, pag tinignan mo rin yung mga datos, no, yung mga pag-aaral, yung mga studies, no, mas madalas pumupunta ng clinic ang babae kumpara sa lalaki, no? By nature, kasi the psychology of men, hindi sila yung type. They don't accept, they're not the type sila. Who wants to ask for help. Best example dyan, directions, eh. Yeah, diba? Ayaw nila magtanong, ang babae magtatanong, ang lalaki, hindi, alam ko to. Mas makulit ang babae. Pero Doc, very quickly, paano po ba yung treatment ng somebody who has a bipolar disorder? Paano yung treatment and management? Okay. At the moment, wala ho tayong psychological treatments na ibig sabihin talk therapy lang, alone, stand-alone, di katulad ng depression, stand-alone, pwede mo siyang gamutin ng talk therapy, counseling, kumbaga. Uh-huh. Ang bipolar disorder, you need to take medications, mainly what they call downers. Mood stabilizers. No? Okay. Hindi sila downers, it's mood stabilizers. Okay. No? Ang lagi kong sinasabi sa mga pasyente na hindi porke nagagamot kayo, hindi na kayo pwede malungkot or sumaya. No? Minsan lang, akala lang nila ganoon. Kasi nga, marami ng gamot ngayon na pwedeng gamitin. Ang swerte na rin natin sa panahon ngayon, dati kasi wala talagang gamot sa mga ganito sakit. No? But if it's well managed, no, maganda yung magiging outcome niya later on. Doc, saan yung clinic niyo? Tsaka, can I have your contact details? Para, kasi meron ako mga i-refer na baka may bipolar. Yes, oo. My clinic is in Libis, Quezon City, no? Okay. And the number is 0927-468-9708. Parang marami kayong makakilala. Okay.